Si Gareng yun ah. Miss, yung babae yun, anong pangalan niya? Si Senyora Maggie. Mami po ni Ace. Dahil kailangan po nating iligtas si Gelay. Siya kasi tatay. Buhay si Hilario. Sinusumpa ako. Oras na mabawi ko sa iyo ang tingno. Papatayin kita. Hindi po magagawa yan. Hindi po ba kayaan din? Malamang, si Matilda nga yung matandang yun. May kailangan natin iligtas si tatay. Hindi dapat tayo padalos-dalos pagdating kay Esmeralda. Baka kung anong mangyari sa'yo. Yung mga kaibigan mo, hindi ka ba nila pwedeng tulungan? Ilang beses ko na po silang nadamay at napahamak. Ayoko na po maulit-ulit yun. Pero meron po akong isa pang kaibigan na pwede nating hingan ng tulong. Sino? Wally po ang pangalan niya. Wally? Wally! Buhay ang anak ko! Ang kwento niya po sa akin, meron daw pong sumumpa sa kanya, tapos bigla siya nakatulog ng matagal. Tapos pagkagising niya, wala na siyang maalala. Hindi niya na alam kung ano nangyari, hindi niya na alam kung sino may gawa nun. Alam ko. Alam ko kung anong nangyari sa kanya. Dahil ang waling sinasabi mo, yung walis na sinasabi mo, siya ang anak ko. Siya ang anak ko, si Wally. Buhay ang anak ko. Buhay ang anak ko. Hindi, buhay ang anak ko. Buhay ang Wally ko. Salamat sa Diyos. Alice, hindi mo lang alam kung gaano matagal nang ulila para makasama muli ang anak ko. Matagal rin po siyang umasa makasama kayo. Asan siya? Asan ang Wally ko? Nandyan lang po siya sa paligid. Hindi niya na po ako iniwan simula nung naging magkaibigan kami. Hindi niya po ako pinapabayaan. Andin, buhay ang anak ko. Pareho na tayo. Salamat sa Diyos. Pero, meron po kayong kailangang malaman. Hindi niyo po makikita o makakausap si Wally. Ang pagkakaalam ko po kasi, ako lang po ang nakakakita at nakakausap sa kanya. Sa inyo po, magmimistulan lang siyang isang ordinaryong walis. Kawawa naman ang anak ko. Kawawa naman ang wali ko. Pero hindi bali. Wala akong pakialam kung ano man ang itsura niya ngayon. Ang mahalaga, buhay ang anak ko at magkakasama kami. Sabik na ako sa anak ko. Asan ang wali ko? Gusto ko na makita ang wali ko. Imposibleng hindi si Gareng yun. Siya yun eh. At ibig sabihin, si Ace, siya na kaya ang anak ko? Wally! Wally, anak! Wally! Wally! Ako, may nakikita yata sa akin. Wally, anak! Tama ba yung narinig ko? Tinatawag niya ako? Wally, anak ko! Ali, kilala niyo po ako? Ali, sino po kayo? Bakit niyo po ako niyayakap? Anak ko, Wally. Alice! Buti naman, okay ka lang. Akala namin kung ano nangyari sa'yo. Salamat, Spade. Eh, salamat din sa'yo, ha. Alice, masaya kami at okay ka na. Ayos ka na ba talaga? Oo naman. Okay na ako. Lalo na ngayon,
Kasama ko na yung nanay ko. Nanay? Kasi nanay na ang turing sa akin ni Alice. Matagal ko nang naipaliwanag kayan kay Spain. Hindi niyo pa rin po sinasagot ang tanong ko kung sino kayo, Ali. Pero ayos lang, dahil nararamdaman ko na mabuting tao kayo. Ano? Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi kita nakilala. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo ko. Anak? Nanay? Ikaw ang nanay ko? Pinapangako ko sa'yo. Hindi na tayo mag-iiwalay. Hindi na, anak. Hindi na. Yay! Nakita ko ng nanay ko! Yay! Hanapin niyo si Anis. Yes, madam. Ay, ano ba yun? Ah, nurse. Sabihin mo nga sa akin kung saan ko matatagpuan ang pasyente niyong kulot ang buhok. Ma'am, marami pong pasyenteng kulot dito. Si Alice. Alice ang pangalan ng pasyenteng hinahanap ko. Ay, ma'am, ano po ba ninyong pasyente? Kapatid po o pinsan? Gusto mo ikaw ang gawin kong pasyente dito sa ospital na to, ha? Sabihin mo sa akin kung nasa hinahanap ko. Ha! Hindi nyo na ako matatakasan. Hindi kayo ang hinahanap ko. Nasaan ka na, Alice? Buti na lang namataan mo agad si Esmeralda. Oo nga po, pero saan na po tayo pupunta ngayon? Kuya, may point si Alice. Saan natin siya itatago? Huwag po kayong mag-alala. May naisip na po akong lugar. At sigurado, Alice, matutuwa ka sa makikita mo doon. Kakaloka! Madam, wag naman kayo masyadong mag-skandalo. Ang daming tao. Oo nga, madam. Saka isa pa, pag lagi kang galit, pabilis kang tatanda. Talaga. Tumigil nga kayong dalawa. Natakasan na naman tayo ng Brohildang yun. Anong gusto niyo? Magtatalon ako sa tuwa? Ganon? Ha? Alam niyo, magandang idea yun. Imbis na maghalit kayo, tatalon-talon kayo. Mas masaya yung tumatalon eh. Mas mong tumalon-talon palabas ng ospital na to, ha? Sasabat-sabat ka pa kasi. Saka pa, baka gustong maiwang ka rito habang buhay sa morgue. Ano? Hindi, mananahimik na nga po, madam. Yung lagi ko lang nga pong tinatanong, ano na pong gagawin natin? Eh di hahanapin natin si Alice! Hanapin niyo si Alice! Okay. Please! Oh, ito na. Okay. Alice na po kami. Ay! Nakakaloka! Kasi! Itong ginagalit mo ako, Alice, ha? Handa ka sa akin, oras na magkita tayo. Ipaparamdam ko sa'yo ang konsumisyong binibigay mo sa'kin ngayon. Ay, ito talaga, Ate Sinag eh. Ano? Wala pa ba kayo naririnig? Wala pa po eh. Kayo po ba? May narinig kayo na dumating na si Aling Esmeralda? O kung hinuloy nila sa Ate Alice? Ah, yun ba ang dapat natin marinig? Hala ko naman yung magdadala ng pagkain. Utom na ako eh. Ay! Naku, Gelay, basta puti pa ipagdasal na lang natin na sana wala mangyaring masama kina Alice. At sana may mabuting taong tumulong sa kanila doon. Welcome to Lolo's Sweet Escape Resort. Soft opening pa lang. Hindi pa fully operational.
Spade, pakisama mo na si Alice sa isang malinis na kwarto. Hanapin nila ako, ha? Sige. Ano, Bing? Ibang-iba na ang gaway-gaway. Oo nga, Panin. Alaki na lang ipinagbago. Alam niyo po itong lugar na to? Taga rito tayo, Alice. Dito kami sinilang at nagkaisip. Ito nga ang gaway-gaway! At Alice, naalala ko na ang lugar na to! Buti na lang, merong taong nakakita at nag-alaga dito. Sana nga, Ati Alice, hindi tayo matuntun ni Esmeralda dito. Kasi ang lakas ng pang-amoy nun eh. Tara na po. Sunod po kayo sa akin. Ipeng? Ipeng? Hi, sir. Good afternoon. Hi. Ma'am, nakita niyo po ba si Tatay Ipeng? Umalis po siya kanina eh. May importante ho yatang lalakarin. Ganun po ba? Salamat po. Welcome. Oh! Nandito ka pa rin? Miss, pwede yung pakisabi lang kay Gareng na kailangan ko siyang makausap. Sinabi ko naman ho sa inyo, hindi Gareng ang pangalan ni Ma'am. Maggie, Senyora Maggie. Naku. Pag narinig kayo niyang tinawag niyo siyang Gareng, lalo kayong iisnabi nun. Kahit sino pa siya ngayon, kahit anong pangalan niya ngayon, pwede ba? Pakisabi, kailangan ko lang siya makausap ngayon. At sabi mo, si Ipeng, sigurado makikilala niya ako. Naku, malilintikan ako nun eh. Sige na, miss. Eh, yung anak niyo ngang si Alice, ayaw niyang makita kayo pa. Tahin niyo na lang si Sir. Miss, sandali! Sabi ni Lolo, pwede po kayo mag-stay dito kahit kailan niyo gusto. Nako, nakakahiya naman pero... Spade, salamat talaga ha. Sa'yo, kay Don Zaldy, kay Is. Ngayon. Salamat. Oh, Is. Saan nagpunta, bro? May pinuntahan lang ang tao. May iba ba pang pinatira si Lolo? Oo. Isang special na tao. Isang taong mahalaga sa buhay mo, Alice. Ha? Sino? Sino pa ba yung ka-close mo? At gustong-gusto mo makita at makasama? Si Tatay Ipeng? Nandito si Tatay Ipeng! Sorry, Ace. Nabigla lang. Hindi. Ayos lang. Alice, ikaw mo siya masyado ma-excite, ha? Totoo niya, hindi ko pa siya makita, eh. Malis daw. Pero babalik din agad dito yan. Okay, okay. Moving on. Spade, Ace, maraming salamat talaga sa lahat ng mga ginagawa niyo para sa amin, ha? Wala yun. Kulang pa kayo sa mga nagawa namin mga atraso sa'yo. Tama si Kuya. Wala kang pinakita sa amin kundi kabutihan. Pero anong ginawa namin? Alam mo, sa totoo lang, ilang araw ka na namin hinahanap para mag-apologize sana kami ng personal. Pero ang dami nangyari. Matagal ko naman na natanggap yung sorry niyo. Ha? Paano matagal mo na natanggap? Eh, kay Gelay pa lang namin nabanggit yun eh. Oo nga. Kay Gelay. Kasi bago ko nalunod, nakita kami ni Gelay. Tapos sinabi na sa akin ni Gelay na nag-sorry na araw kayo sa akin. Ayun, oo, ganun. Wala pa yata sila. Baka hindi pa lang nakikita si Alice. Siguro, natagpuan na ni Aling Anding si Ate Alice. Hindi ba bayik si Aling Anding na tagpuan ng mga kulam sa Ate Alice? Sana nga, nagkita na sila. Sino ba yung sinasabi niyong Anding? Kung totoo ang sinasabi ni Gelay,
Si Andeng, siya si Matilda. Siya yung asawa mo. Siya yung nanay ni Alice. Ha? May asawa na ako? Abagay, sabi niyo nga, may anak na rin ako eh. Yung asawa ko, maganda ba? May kapagtandaan po. Matandaan ng konti, okay lang. Importante, nagmamahalan kami. So, okay lang po sa inyo na lola na si Aling Andeng? Lola na yung asawa ko. Chang? Ikaw huwag mo akong matawag-tawag na Chang, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako naghihirap ngayon na mahanap yung Alice na yan. Ang ilap-ilap ng buhildang yon. Mabuti nga sa'yo. Masama ka kasi kaya hindi mo makita yung hinahanap mo. Matalino yung si Janice, mana sa tatay niya. Hindi magpapahanap sa'yo yun. Madam, anong plano mo yan? Nakaalis na ba si na Ace? Gabi na. Baka hinahanap na sila ng nanay nila. Mukhang malalim yata ang iniisip ng anak ko. Nay, bakit niyo po sinabi kay Ace na hindi kayo yung totoo kong nanay? Mahirap na. Baka isipin nila, niluloko ko lang sila. Sa itsura kong to, walang maniniwala na may anak ako na kasing edad mo. Dahil mukha pa po kayong bata? Ikaw talaga, Alice. Palabiro, manang-mana sa tatay Hilario mo. Nay, totoo naman po ah. Ang ganda-ganda niyo nga eh. Ang puti mo, ang kinis mo. Alam mo, hindi ko nga po alam kung bakit lola yung tawag sa'yo ng ibang tao. Alice? Ito ba ang nakikita mo? Nay, ako po ba to? Oo. Opo. Ang ganda mo nga po eh. Halos hindi ka nagbago. Hindi ko alam kung bakit yan ang nakikita mo. Matagal nang hindi ganyan ang itsura ko. Tinamaan din ako ng sumpa. Kagaya ng tatay Hilario mo. Pero yung sumpa sa akin, tumanda ng mabilis. Hindi gaya ng normal na tao. Hayaan niyo po, Nay. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para bumalik na ang lahat ng bagay sa dati. Sa tama. Nay, huwag ka na pong malungkot. Alam mo po, naniniwala ako na mabubuo ulit tayo. Makakasama pa natin si Tatay Hilario. Ayos lang ako, anak. Masaya na ako na pagkatapos ng napakahabang panahon ng pangungulila sa lahat ng kaarawan mo na umiyak ako dahil hindi kita kasama. Ito ka na. Nasa tabi ko. Sa wakas. Nay. Umiiyak rin po kayo tuwing birthday ko. Alam niyo po, sabi ni Tatay Ipeng, simula nung bata pa ako, lagi rin po ako umiiyak tuwing kaarawan ko. Sana po makilala niyo si Tatay Ipeng. Sigurado po ako magugustuhan niyo siya. Napakabait niyang tao, tsaka napakabuti niya pong tatay sa akin.
Pero sana rin lang, makita niya na rin yung anak niya. Wow, tita, mukhang ready-ready ka na para sa party. Oo naman. Punta po ba si Ace? Sabi ni Spade, may aasikasuhin lang sila para sa lolo niya, Iha. Naksaman, talagang napakasipag talaga ng mga anak niyo, tita, no? Of course. Pinalaki ko sila ng tama. I raised them correct. Tama, tita. I agree. Lalo na kay Ace. Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos mong ibigay sa kanila ang lahat, my all, wala, hindi na sila nakikinig sa akin. Tama yan, tite. Lalo na si Ace. Actually, may naalala kong binanggit sa akin ni Ace about wanting a father figure in his life, eh. Medyo matagal na rin kasi since Tita Virgel died. Tita, alam kong hindi niyo masyadong pinag-uusapan to, pero baka naman makatulong ko. Pakausap mo na si Ace, totoo niyang ama. Impossible! Ano? Wala na yon, patay ng tatay niya. Kaya ayoko na nga pag-usapan po kasi baka malate tayo. Ayoko matawag na the late Maggie Fernandez. Rosa! Ma'am! Yung kotse pa, handa mo na. Oh, handa mo na rin yung kotse. Let's go, Iha! Let's go! Sabi ko po, baka mas may pag-asa po ang makabalik sa pagiging bata dahil magkakasama na tayong lahat. At saka, nasa akin na po yung itim na bato. Yun nga po! Yun nga! Hindi mo naman dapat malaman niya ang katotohanan? Huwag ka lang magpakita! Ma, ano yung ibig sabihin nito? Alam ko kung ano ang ginagawa mo. At alam ko nakikita mo rin kung paano ko pinahihirapan ang tatay mo at ang mga kaibigan mo. At lalo ko pa silang pahihirapan kapag hindi mo binigay sa akin ang digno. Pero ano pong gagawin natin? Wala tayong gagawin? Hayaan lang natin siyang si tatay? Hayaan lang natin siyang masaktan? Hayaan lang natin siyang kasasamaan ni Esmeralda? Hindi ka pa handa na gamitin ang kapangyarihan ng itim na bato. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa'yo. Alice! Alice!